Yan, magkakatay kami ng manok. At maglinis dito sa paligid ng kubo namin. Yan. Yung ano, yung kabunsuhan na sa magkakapatid ngayon lang lumaki. Yan. May na siyang mangitlog. Kaya kinatay ko. Kinatay namin. Yan. Magawa ng tinola. Ulam ka mamaya. Maglilinis kami. Ilalabo ng itlog. Yan. Nakatay ng native na manok. Ito. Yan. Dito sa aming kubo. Susunugin namin. Para makapausok pati kami sa aming niyog. Ang sukal pa nung aming palibot at ang aming grass cutter ay hindi pa namin napapaayos. Ting pa. Kaya kailangan pa namin ay mag-grass cutter dito. Kailan natin ipapaayos yung grass cutter natin pa? Isang araw? Kailangan na ito mag-grass cutter dito. Kaya nga. Kuha ng damo. Kaya nung laguna ng damo dyan. Malago na. Saan ka? Kuha ko ng pamaypay. Ah. Ito ang pamaypay. Pamaypay. Ay, sila eh.
Mamaya ka nga dyan, Muning. Parang gutom na gutom ka ay. Mamaya. Sarap ang ulam namin ngayon. Karning manok. Ma, anuhin ko ito, gagataan? Sabaw? Para itong labuyo. Kaya gabi ito hinuli kagabi nung bayaw ko. Tapos na hindi ko mahuli ay. Kahit anong subok ko ay. Naglilimlim na yun. Apat lang ang itlog. Baka naman ito ay may mitlog sa ibang pugad. Tapos, kinain ng aso. O kaya kung anong hayop ang kumain, kaya lumipat dyan sa pugad. Bahala na siya. Kung ano nangyari sa kanya, hindi ko alam. Kasi, hindi ko siya lagi nakikita. Papausok tayo. Sukan ang nyug. Ay, grabe ang pawis. Bas ang kolesterol sa katawan. Hmm.
Ang ingat. Yan na. Sunog ko na yun. Uusok na lang yan. Naglinis-linis na wala yung mga dahon na ano. Masukal sa ang palibot. Damo na lang. Yan. Nandun ang aming kapitbahay. Bahay ng aking hipag. Ano, nakatay mo na? Kalimit ang dalawang pan.